Shout out kay Jerry Dionsay, Lawrence Gariando, Amo Marlu, Donel Santiago, Rudy Labarda, Ronald Kaakpay, Ron Manubay, sa Hene at Femanejo family, Arnold Salazar, Brian Andres at sa Gomez family. Tinambakan ng NLEX Road Warriors ang San Miguel Beer ng 34 points, 124-90. At yun lamang nila nung game ay umabot pa hanggang 38 points. Ibig sabihin halos umabot ng 40 puntos yun lamang ng NLEX dito. At kung pinanood nyo yung game, hindi ito close dahil mula umpisa pa lang ay kita na natin na nagdodomina ang NLEX. At sinabi ni Coach Yang Yao, ang lahat siguro nang nalalaman na ng mga fans natin na ang San Miguel Beer ay sunog na yung mga players. Alam natin na wala na si Junmar Fajardo at si Terence Romeo. Ang nakasama pa, hindi rin naglaro si Marcio Lassiter doon sa game dahil may injury. At si Russell Escoto na dislocate pa yung shoulder. Although nakabalik siya later doon sa game, hindi na siya masyadong nag-contribute at by that time, na-blowout na. Pagkatapos ng game, sinabi ni Coach Yang Yao na ang plano talaga nila ay tumakbo every time dahil alam nila ang San Miguel ay pagod. Alam natin na the night before, ang San Miguel ay naglaro laban sa Phoenix Fuel Masters kung saan sila ay natalo. At kinabukasan, less than 24 hours later, ay naglaro sila ulit. Of course, ang Barangay Ginebra naglaro ng back-to-back at nanalo pareho. Ang Magnolia ganun din, nanalo din back-to-back. So bakit natalo ang San Miguel? Well, obviously, kulang sila sa player. Wala si Fajardo, wala si Romeo, biglang nawala si Lassiter, at ngayon si Russell Escoto na injured pa. At ang isa pang dahilan ayon kay Coach Yang Yao ay dahil maiksi ang rotation ng San Miguel Beer. Marami na ang nakakapansin na ang San Miguel kasi si Coach Leo Austria masyado siyang reliant doon sa mga starters niya. At alam natin na yung starters ng San Miguel ay hindi na bumabata. Si Arwin Santos ay 39 years old na, si Cabagnot ay 37, itong si Chris Ross may edad na rin yan, at si Chris Ross ay marami pang injury at napipilitan lamang na maglaro. Kaya ngayon, kapag ginagamit nila mga bench players nila, syempre dahil kulang sa playing time, ay hindi sanay doon sa pressure. So ngayon, ang San Miguel Beer ay nasa 5-4 ang record, at must win sila laban sa Barangay Ginebra sa linggo, at kailangan talunin din nila ang Northport. Kaya tignan natin kung anong adjustment ang gagawin ni Coach Leo Austria para makabawi ang San Miguel Beermen at makapasok pa sa playoffs. Walang kaduda-duda na ang bagong hari at bagong mukha ngayon ng Barangay Ginebra ay si Stanley Pringle. Pinangunahan ulit ni Pringle ang Barangay Ginebra laban sa TNT 85-79 para makuha nila ang number 1 spot ngayon sa PBA bubble. At ito ay ginawa nila noong Biyernes sa University Sports Foundation and Cultural Center sa Angeles City. Si Stanley Pringle ay umiscore ng 28 points at nakakuha ng 12 rebounds. At ang Ginebra ngayon ay merong 7-2 win-loss card. Samantalang ang TNT ay bumagsak sa 6-3 at dalawang sunod na yung kanilang pagkatalo. Si Stanley Pringle, ayon kay Coach Tim Cohn, ang pinaka-consistent ngayon na player sa PBA at ang pinakamagaling na ball handler. At ipinakita niya ito doon sa game kagabi kung saan yung mga big shots at yung mga pinaka-importanting tira ay siya ang gumawa. Umiscore na dalawang free throw si Pringle nung ang TNT ay humahabol 72-70 at meron siyang nagawa na dalawang sunod na mga layup kung saan ang lamang ng Ginebra ay lumobo to 80-72 at meron na lang 2 minutes na natitira. Dahil dito, marami talaga ang naniniwala at marami rin ang nag-a-agree talaga na itong si Stanley Pringle ngayon ang hari sa Barangay Ginebra. Napakalaking bagay ang ginawa ni Coach Tim Cohn dito dahil madalas ang ginagawa niya ay si L.A. Tenorio ang nagpo-focus sa mga playmaking at si Stanley Pringle naman ang gumagawa ng mga puntos at siyang nagdadala sa kupunan nila. Although sinabi ni Coach Tim Cohn na mahaba pa ang torneo, malaking bagay talaga ang nangyari dito dahil ito si Pringle at least ngayon hindi siya nag-iisa. Of course siya ang nagli-lead ngayon sa Ginebra pero marami siyang nakakatulong. Si Japet Aguilar ay naka 19 points, si L.A. Tenorio ay naka 15 points, at yung ibang players katulad ni Jared Dillinger ay nakatulong din sa opensa. Kaya ngayon, ang Ginebra ay almost assured na na makukuha yung quarterfinal slot nila at malamang sa malamang makuha din nila yung number 1 seed
Although sinabi ni Coach Tim Cone na ang focus talaga nila ay makapasok lang sa top 4. Sa ngayon, abangan natin kung ano ang mangyayari dahil sa linggo. Maglalaban naman ang Barangay Ginebra at ang San Miguel Beer. At sigurado, si Stanley Pringle ulit ang mangunguna sa Barangay Ginebra. Ang isa pang usap-usapan ngayon sa PBA ay itong sagutan ni Bobby Ray Parks at ni Calvin Abueva. At sinabi kasi ni Bobby Ray Parks, hindi niya directly sinabi pero ang implication ng sinasabi niya ay sinungaling ito si Calvin Abueva. Ito kasi si Abueva ay lumabas sa isang radio television show kung saan sinabi niya na nakausap na raw sila ni Bobby Ray Parks at nagkaayos na. Kung inyong maaalala, itong si Calvin Abueva ang isa pang dahilan kung bakit ito na-suspend. Bukod doon sa pagkatira niya kay Terrence Jones, ay nagkaroon din to ng isang encounter doon sa girlfriend ni Bobby Ray Parks at gumawa siya ng mga hindi magagandang gesture. Sinabi ni Abueva doon sa interview na nakausap na raw kami ni Bobby Ray Parks at nagsorry siya at tinanggap na raw ni Bobby Ray Parks yung apology. Ibig sabihin, magkaayos na at nagkaayos na si Parks, si Abueva at yung girlfriend niya. Pero sinabi ni Bobby Ray Parks sa isang Instagram post na hindi totoo yung sinasabi ni Abueva at nabubwisit daw siya dun sa kasinungalingan. Sinabi ni Ray Parks doon sa kanyang Instagram account na never daw silang nakita ni Abueva at hindi totoong nangyari yon. Pagkatapos yung sabihin ni Bobby Ray Parks, dinelete niya yung post sa kanyang Instagram account at dineactivate din niya yung kanyang Twitter account. Sa ngayon, merong mga gustong magpa-interview o gustong kuna ng ipahayag si Bobby Ray Parks pero ayaw niyang magpa-interview. At sinabi rin niya na nabubwisit daw siya sa media dahil kung ano-ano raw ang sinasabi tungkol sa kanya na hindi naman niya sinabi. Kaya ngayon, marami nag-speculate at nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari dito. Sa ngayon, ang alam lang natin, ang sabi ni Calvin Abueva, nagkaayos na raw sila ni Bobby Ray Parks at nung girlfriend niya, pero sabi ni Parks ito ay hindi raw totoo. At bago tayo magwakas, batiin muna natin ulit ang ating mga taga-subaybay. Shout out kay Jerry Dionsay, Lawrence Gariando, Amo Marlu, Donel Santiago, Rudy.